Ito yung espresso machine from Lazada that we bought. Hindi na siya gumagana ngayon. It's really broken now. I don't know what really caused it to not function anymore, but I think it just didn't turn on. So anyway, it's kind of dirty because hindi na nga namin nagagamit, but I can't find the manual, so I'm just gonna have to show it to you. This is just very easy. You all have these parts. Ito is just for, you know, draining lang. So, wala talagang function ito. Lagay mo lang siya dyan. Para kung anong water na tutulo, hindi siya tutulo dito. Dito siya iko-collect. Ito, this is where you put the coffee. So, ito yung kung paano mo siya ilagay. Ilagay mo yung coffee just enough na hanggang dito, dito lang siya. Tapos, ang pag-cover niyan is ganito. Yan. So, bali tinatakpan niya yung coffee. And it should be in this level. Okay? Before ka gagamit, kailangan na ready mo na yung coffee sa lalagyan niya. You just push this up. And kailangan may coffee na siya. Put it and close. And actually, before that, you have to pour water inside. Hindi siya dapat aapaw sa loob. Just enough lang for kung sino man ang iinom ng kape. Like, dalawang tao, pwede na siguro hanggang sa mapuno siya. Pero hindi siya dapat aapaw dito. So, you close it. And, wala siyang adapter. Straight lang siya sa kuryente. So, pag start mo, edi may tubig na siya. May coffee ka na sa loob. Ito, kung meron siyang ganito, kailangan tingnan mo yung dots. Yung dots na yan, yan yung haharap sa loob. So, the way you put it there is, ganun mo lang. And, yung lever niya, pataas, pababa. Pataas, pababa. So, kailangan may milk ka na mayroong UHT processed label. Kasi yung mali sa first try ko, bumili ako ng normal lang na fresh milk pero walang UHT, so hindi siya nag-froth. Hindi successful yung frothing process, kaya I thought it wasn't working. So, pag ganyan, andyan na siya, prepare mo lang yung milk sa isang container and kuha ka ng cup. Nakaka siya lang sa height na ito. Yan yung disadvantage ng ganitong machine. So, bumili kami niyan. Let's say, mas malaki-laki dito yung cup mo. Kasi kailangan, yung cup na gagamitin mo for, you know, iinom ka. Or just for transferring lang yung coffee from here. Dapat mas malaki-laki dito. Kasi, kasya naman talaga siya dito. Yan. And another one for the froth. Yung milk na gagamitin mo sa froth. So, first muna, edi diba may tubig na sa loob. Iinitin mo muna siya. So, pag on yan, ito is for pag-init ng coffee. So, ganyan mo lang siya. Wait mo siya ng 10 minutes. Kung makikita mo siyang umuusok, that means umiinit na siya. But don't worry, normal lang yan. Hindi siya mag-explode or something like that. Pag umiinit na siya or umuusok na siya, that means tutulo na yung coffee. So, ilagay mo siya dyan, like that. And then, automatic na yan, natutulo yung coffee. Kung how much it is equal to the amount of water na nilagay mo. So, tutulo na yan. Pagka tapos na, magbibigin ka na ng frothing. So, up mo siya para makuha mo siya. This is, ito lang yung disadvantage eh, kasi super liit nung space.
So, let's say may coffee ka na dito. Kunin mo yung isang cup na may UHT label na milk. And then, dito ka naman sa kabila. I-lower mo siya until na nagtatouch sila dun sa liquid talaga ng milk. And then, you really have to, yan. So, dapat yung milk mo magtatouch sa tip nung kabila. So, lagay mo siya. Tapos, ito naman, from here, you point it to the froth. Ito yung indicator. And this is the froth. Iingay yan like, and that's normal. Tapos, makikita mo yan pag successful kasi froth talaga. Yung normal froth na nakikita mo sa Starbucks. And then pag enough na yung froth niya, stop mo siya by turning it off. And then raise mo lang yung ganito. Kunin mo siya, yung froth, i-ano mo lang sa coffee mo. And then, you have it. Am I clear ba? Or am I kulang? If there's any kulang, just let me know. I really don't have the manual because I remember when I first bought it at Lazada, there was a manual but the machine wasn't working so I had to return it, including the manual. And when they did give me a functional one, the manual was not included anymore. And it just didn't turn on like probably 2 months after. You know, you get what you pay for, and it wasn't really so expensive, so I guess that's why hindi talaga siya durable. And I hope yours will stay even longer. Good luck!